Hi guys! So gaya nga ng nasabi ko sa inyo sa last vlog, nag-migrate nga kami from Dubai to London. So hayaan yung i-share ko sa inyo yung mga kaganapan ng mga panahong na-busy ako at walang upload. At para na din ma-sum up yung taong nakalipas. So let's start sa flight namin noong November 25 via British Airways. Siyempre, di mawawala yung pagkain sa eroplano. Bali chicken with potatoes yung sinerve sa amin na may kasamang konting vegetable salad at dessert na chocolate mousse. Okay naman. Bali ganito ang view sa taas ng London. Siyempre, madaming establishments at mga bahay-bahay. Alright, after 8 hours of flight, lalapag na din tayo. Nafe-feel ko na yung lamig. Noong dumating kami dito, nasa 1 degree Celsius ang temperature. Total opposite ng weather sa Dubai kung saan naman napakainit. The next day, Jollibee in London. Unang gala, food trip sa ating paborito kung saan first time din naming ma-meet yung mga friends ng mga kaibigan namin. Then, makalipas ang ilang araw, nagaya ng inuman yung bad influence kong tropa. Kayo nang humusga kung nalasing ba kami o hindi. Fast forward tayo ng December 24 kung saan in-invite namin ang aming mga sarili para sa Noche Buena ng tito ng aking asawa. Sobrang dami nilang pagkain, hindi mo na alam kung ano ang una mong babanatan. Then i-forward natin ulit sa medianoche kung saan nag-potluck naman kami ng aming mga kaibigan upang pagsalu-saluhan. Merong barbecue, beef lengua, callos, spaghetti traditional, seafood pasta, at lemon butter chicken. Para sa dessert, may iba't ibang klaseng tinapay na may palaman at syempre, pwede bang mawala yung bilugang prutas kapag bagong taon. Para sa first part, tamang tikim lang muna para hindi agad mabusog, diba? Then, andyan na yung kabi-kabilang pictorial para may ibang post sa Facebook sa bagong taon. Binabati ko nga pala kayo ng Happy New Year! Alright, syempre, hindi din mawawala ang parlor games habang nag-aantay ng countdown sa bagong taon. Ito yung mailan sa mga nakuhaan ng clips. Ganitong klase naman ang mga papremyo sa mga nanalo. Many hours later. Pagkalipas ng ilang oras, dinalaw naman kami ng kaibigan ng aking asawa na nagmula pa sa bayan ng Birmingham. Isa rin siyang vlogger dito sa YouTube. Sa nais mag-follow at makita kung anong meron sa Birmingham, ililink ko yung kanyang channel sa description box. Bali, ipinasyal namin siya dito sa Winter Wonderland, kung saan ang last day na nakabukas ito ay ngayong January 3. At next na winter na naman ulit magbubukas. 5 pounds nga pala ang entrance fee dito o 344 pesos sa atin. At may individual price naman ang bawat rides na gustong sakyan. Kung meron kayong mga batang kasama, siguradong mag-e-enjoy sila dito. Isama nyo na din yung mga isip bata. Kompleto naman dito. Madaming mga games kung saan meron kanya-kanyang prizes kapag nanalo. Merong mga rides na pangbata at meron din para sa mga gusto talaga nung nakakahulog ng puso na rides. Para naman sa mga ayaw sa mga rides, pwede ding manood ng mga live bands o di kaya naman ay mag-food trip lang at uminom ng iba't ibang klase ng beer. Heto naman yung ibang clips na aking nakuhanan.
Marami ding iba't ibang klase ng boot na kung ano-ano ang binebenta rito. Bala night market ba ang dating? Okay, pagod na kaming maglakad-lakad. Time to lamon na again. Napadpad kami dito sa Chinatown sa may Leicester Square. Bali Asian Resto yung aming nakainan, kung saan nagsaserve sila ng mga typical menu na makikita mo sa mga Asian Resto, gaya ng pansit, orange chicken, at lumpiang Shanghai. So after lumamon, naglakad-lakad naman kami para mapadpad ng konti yung aming kinain. Napunta naman kami dito sa Covent Garden, isang lugar dito na puntahan din ng mga turista. Kung umabot ka sa video na ito, i-comment mo sa ibaba, magbago ka! So dito ko natatapusin itong video at taon na ito. Till next time, bye! We'll be right back.